Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Filipino, pagbibigay ng sariling hinuha, bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto at wastong paggamit ng pang-ukol ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa aralin na ito, inaasahang maibibigay mo ang sariling hinuha bago, habang at pagkatapos mapakinggan ang teksto at magagamit mo ng wasto ang pang-ukol na laban sa, ayon sa, para sa, ukol sa at tungkol sa. Ano ang hinuha? Ang hinuha ay nangangahulugan isang hula o palagay na walang kasiguraduhan at ditiyak ang isang pangyayari. Kaya huwag muna tayong maniniwala sa mga sabi-sabi na walang kasiguraduhan. Tiyakin muna kung ito ay totoo. Mahalaga ang pagbibigay ng sariling hinuha. Ito ay tumutulong sa pagtukoy ng nilalaman at banghay ng mismong kwento. Maaaring malaman mo bilang mambabasa na nagbibigay ng pahiwatig ang manunulat sa teksto. Ito ay maaaring makita sa pamagat, tema, at paksa ng akda o sulatin. Ilang salita na ginagamit sa pagbibigay ng sariling hinuha ay baka, marahil, at siguro. Baka. Halimbawa, huwag kang lumabas, baka mahawahan ka ng sakit. Baka hindi siya makarating sa pagpupulong. Samahan mo ang iyong kapatid, baka siya maligaw. Marahil. Halimbawa, hindi siya nakakapagpasa ng module. Marahil ay nahihirapan siyang sagutin ang mga aktibidad. Lagi siyang may sakit. Marahil ay hindi siya kumakain ng masusustansyang pagkain. Ang taas na ng presyo ng gasolina ngayon. Marahil tataas ang pamasahe. Siguro. Halimbawa, magaling na siyang magbasa. Siguro ay lagi siyang nag-eensayo sa pagbabasa. Siguro ay marami nang magpapasa ng module ngayon dahil nabigyan na sila ng paalaala. Maraming pagkain sa kapitbahay. Siguro ay may okasyon sa kanila. Mas magiging posible ang pagbibigay hinuha sa binasang teksto kung nasa gitna ng pagbasa sapagkat nagkaroon na ang mambabasa ng patikim sa kung ano ang paksa, tema o maging ang layunin ng manunulat sa pagsusulat ng nasabing akda. Sa pagbibigay ng hinuha, ay maaari tayong gumamit ng mga salitang pang-ukol. Ano ang pang-ukol? Sinasabing ang pang-ukol ay mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang bahagi ng pangungusap. Ginagamit din ito upang kilalanin ang lugar o pinagmulan ng gawa, kilos o layon.
ilan sa mga halimbawa ng pang-ukol. Alinsunod sa okay, ayon sa okay, hinggil sa okay, kay kina, labag sa, laban sa okay, mula sa, nang wala, ni, nina, para sa okay, sa okay, tungkol sa okay. Mayroong umiiral na dalawang pangkat, uri o tipo ng pang-ukol. Ito ay ang mga pang-ukol na ginagamit na pangalang pambalana. Ukol sa, laban sa, hinggil sa, ayon sa, tungkol sa, at para sa. Halimbawa, ukol sa kabataan at sa kanilang karapatan sa edukasyon ang kanilang pinag-uusapan. Laban sa mga kababaihan ang bagong panukala sa Senado. Ang mga ayudang ito mula sa Estados Unidos ay para sa ating mga health worker. Pang-ukol sa ngalan ng tanging tao, ang gawa, ari, layon at kilos ay para lamang sa ngalan ng tao. Ang mga halimbawa nito ay ukol kay, laban kay, para kay, tungkol kay, ayon kay, at hinggil kay. Halimbawa, hinggil kay Andrea ang natanggap niyang liham. Ayon kay Dr. Jose Rizal, mahalin natin ang sariling wika. Ang aming pagpupulong ay tungkol sa halaga ng edukasyon bilang karapatang pantao. Gawin natin, tukuyin ang salitang hinuha sa bawat pangungusap. Marahil ay may paparating na bagyo sa susunod na linggo. Ang sagot ay, marahil ay. Baka papayagan ng lumabas ang mga batang edad 15 pataas sa susunod na buwan. Ang sagot ay, baka. Siguro ang mananalong manlalaro sa boxing ay mula sa lugar sa Mindanao. Ang sagot ay siguro. Ditiyak ang pagdating ng mga bisita sa ating paaralan. Ang sagot ay ditiyak. Ang hula ko sa mga nangyayari sa ating paligid ay may kaugnayan sa maruming kapaligiran. Ang sagot ay hula ko. Walang kasiguraduhan ang pamamahagi ng ayuda sa ating barangay. Ang sagot ay walang kasiguraduhan. Marahil ay wala na tayong darating na dagdag sa ating sweldo. Ang sagot ay marahil ay. Bilugan ang mga pang-ukol sa bawat bilang. Ang mga bagong laruan ay para kay,
Russell. Ang sagot ay para kay. Ayon sa balita, magtataas na naman ang singil ng kuryente sa susunod na buwan. Ang sagot ay ayon sa. Ang patalastas na ito ay hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang pagkalat ng nakahahawang sakit. Ang sagot ay hinggil sa. Darating na si Tita Josie mula sa kanyang paglilibot sa Europe at uuwi sa Makalawa. Ang sagot ay mula sa. Tungkol ba kay Tio Marne ang liham ni Lola Marina na dumating kahapon? Ang sagot ay tungkol ba? Nais tayong kausapin ng punong guro para sa parating na kompetisyon sa ating lungsod. Ang sagot ay para sa. Laging tungkol sa pag-aalaga ng isda ang pinag-uusapan sa shop na iyon. Ang sagot ay tungkol sa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino, magandang araw!